Hello and welcome to the final episode of Kuya Dev Tidbits podcast season 2. And I am Rem, your Kuya Dev. So, we have come to this. Yun na nga, final episode natin for the season. And before I get into the last part of my interview with Jimson Sulit, let me just take this moment to thank everyone. Kasi may na-reach akong 2 milestone this week. The first one is my Facebook page is reached 5,000 followers. So yeah, that's a lot for me. And this podcast sa Anchor, according to the stats on my Anchor page, is umabot na rin siya ng 5,000 rin na plays. So, sa lahat ng mga nagfa-follow sa Facebook and listening to this podcast, thank you. Thank you very much. So, you know, I've said in my Facebook page celebrating this milestones na I want to reach a larger audience para mas marami pa akong matulungan, mas lumaki pa yung impact ko. So, if you believe na medyo nakakatulong sa inyo yung content ko and whatever I'm doing, kung sa tingin nyo, dapat bang dumami pa yung mga natutulungan natin, I would appreciate it if you spread the word, you know, share my episodes and my posts. And even sa YouTube, na kahit papaano is medyo umaangat na rin yung following, but not as fast as Facebook and on the audio format. So if you could like and share and subscribe to my YouTube channel, that also would be good. So yeah, the links are on the description of this podcast episode. So yeah, a huge thank you to everyone. And babalik ako after nung interview kay Jimson. So I'll see you later. So, but for now, here's the second part of the interview with Mr. Jimson Sulit, the tech career shifter na data scientist na ngayon. So enjoy. Was there any point na parang nag-doubt ka na baka hindi ito para sa akin or na-overwhelm ka nung mga bagay-bagay? Ay oo, syempre. Syempre naman, parang siguro yung sa isang interview ko na parang the company is good, I like the company, but parang honestly, yung ano issue ko nga doon, parang yung topic na yun nasa notes ko, pero parang I didn't have much time to really parang digest it deeply. So parang talagang nainis din ako sa sarili ko. Pero yun nga, parang sobrang ano rin kasi ng schedule ko. And I guess even at work, even after getting the job, parang it still eats you na parang, para sa akin ba talaga to or para sa ano, kasi especially if you see the gap or the difference in parang skill level sa mga colleagues mo ganyan, so it's just a matter of actually catching up or asking for help. And yun yung maganda sa ano eh, sa mga tech companies, diba, parang they foster collaboration, so it would really help you a lot to ask for help and to be aware kung ano yung mga weak spots mo, and you know, ask your colleague to help you on this, help you on that. So ano siya, parang the process of improving yourself, learning or asking for help, it doesn't end after you sign the job offer. Parang yeah, even yeah, at the workplace it still happens. Nice. Yeah. So
tawag dito? Of course, sinasabi mo nga yung mga colleagues mo parang some of them are way ahead of you, yung feeling mo. Mm-hmm. Yeah. So, ano yun? May mga degree sila? Yung mga MS or... Some of them may degrees. Some siguro parang mas acquainted na sa end-to-end process of it. So parang at first merong parang shock na nangyari na parang hindi ganito yung nasa online course. Ha? Parang ganun, which is sobrang... I mean, toy data set lang kasi yung nasaan, di ba? Yung online course, syempre ano pang expect mo. Pero yun, as in minsan naka-overwhelm talaga siya. Pero ano, it's a matter of communicating to your colleagues, especially yung mga seniors na parang wala akong masyadong experience dyan or parang this part talagang ano, parang nahihirapan ako, parang can I ask for your help or ganyan. So ano lang din, it's also a matter of parang fitting in your schedule sa schedule nila. Tapos parang siguro ang inaano ko nun is kung super busy sila, parang what questions parang would give me the most parang substance from that interaction. Pag alam kong busy sila. So parang it could be that ano yung mga ano resources na parang talagang dinigest mo to really be skilled in using this technology or that technology, ganyan. Tapos parang yon, you have to do your work nga. Parang yung sinabi ko sa mentorship kanina, parang you have to do your work, hindi kailangan na parang lahat na lang i-spoon feed nila sa'yo. So parang do your work first, and then when you've done your work and parang ano, medyo ano ka na, parang you've hit an obstacle, parang okay, it's time to message them again, ganyan. And pag ganun yung ano, yung parang mindset mo on parang tackling that situation, ano rin eh, most of the time parang sila na yung magche-check, oh kumusta ka na sa ganyan, ano na kasi alam nila ano, mas ano nila na gusto, mas gusto nga nila na parang na appreciate nila. Oo, totoo, you help yourself, tas parang sila na yung mag-aano, magpo-provide ng help kahit hindi mo pa sila i-message, mga ganun. Yun. Yeah. So yun nga, still on the topic. Sa tingin mo ba yung gap or how large is the gap between someone na may degree in, let's say, data science versus someone na talagang self-learned in terms sa pagkakaral, sabay kayong pumasok sa isang company? Malaki ba yung gap? Or kayang i-compensate through ano? Yun na, personally, from my experience, parang I know someone na, yun nga, may degree na related to data science. May consulting experience din siya in data science. Tapos parang, in my experience, ha, malaki talaga yung gap. Kasi, ang difference when you're self-learning to learn data science, may mga nami-miss out ka na topics. Mm-hmm. Whereas if it's a degree and talagang kumbaga standardized yung curriculum nila. Mm-hmm. And even parang yung curriculum kasi nila, parang they also have internships, parang they work with real life data sets. So parang they have a more experience how it works out in the real world or parang how you interact with real life data sets. So I would say na mas marami silang ano talaga. Parang they know what specific techniques or parang approaches they could use and what's the best one for the current use case or the current topic at hand. So ayun lang din, kaya sinabi ko nga dun sa ano eh, sa yun, parang yung lead namin eh, na parang susulitin ko yung ano niya. yung degree niya na I can say na nasulit naman kasi sobrang dami kong natutunan din talaga sa kanya kasi nga parang yun yung ano eh, hindi naman madamot yung, sa ano, sa kaalaman, no? Oo, yun yung downside ng ano eh, parang self-learned eh, parang may mga na may miss out ka or parang maybe you tackled that topic but not
so deeply enough na that's the depth needed for a real life situation at the workplace. So yung mga ganong ano, mga ganong considerations lang din siguro. So pero sa ano, sa mga naging ka employers mo, gaano kalaki yung ratio ng ano, yung ratio ng mga self learners dun sa mga may degree holders? Ah, yung nakita actually, mo. That's a good question. Ang daming, mas marami talaga yung mga ano, mga self learners. Oh, I would say, okay. Oo. Okay. Or parang internally tinrain ng company to become a data scientist. Tapos siguro ano na lang din, parang comparison. Merong may isa akong ano, may isa akong parang colleague na parang mas software development yung parang orientation niya. Tapos yung isa nga may degree. Siguro at some point yung may degree parang ano siya, mas nagfo-fall yung mga consideration niya, mas nagfo-fall on parang theoretical consideration. Whereas yung software developer, parang I would say mas practical siya. Kasi nga parang next nga, year, kasi nga yung ano, yung I would say yung difference dun sa experience when it comes to deploying or executing, I think dun mas may edge itong colleague ko na mas software development oriented. So ayun, parang like syempre sa work naman may mga deadlines ganyan, so parang etong ano, naka-experience na ng ano, parang how to actually parang manage deadlines, parang may mga alam na siyang parang shortcuts, or parang sabihin mong AI siya pero rule-based logic lang pala siya, mga ganong bagay. Parang it's just a matter of packaging it. So I would say ninja, na parang, you know? Oh, ninja. I would say na parang that's the edge or an advantage of getting experience compared to having a degree related to what you're pursuing. So medyo nagugulat ako na ganun pala yung ano, yung parang naging experience mo, particularly na ang dami rin pala parang na, yung ako, na outnumber ng mga self learners yung mga degree holders, eh, no? Ganun pala. So kung yun nga, kung may mga nakikinig dyan na interested to pursue or self learn data science, wag kayong matakot. Because oh, yun nga, there's room for self learners actually in tech, kahit naman hindi data science, data science man yan, or machine learning, or web development, or basic software development. Marami tayo self learners, so wag kayong matakot. So yeah, addressing yung mga ano, yung mga total beginners, yung talagang zero, flat zero na walang kaalam-alam. Ano yung pinaka ma-advise mo na i-take nila na track to, you know, siguro kung gusto nilang i-self-learn data science and, you know, get that data science career? Ano pa rin siguro, yung at the very start, yung basics and fundamentals. Actually, di ba si Free Code Camp, may data science. Yun nga, Actually, magandang ano yun, magandang starting point yun. Pero ano nga eh, don't be trapped in an endless parang loop of learning, getting certificates. Parang you really have to start doing projects. Better if it's something that you're really passionate about or parang interest mo talaga siya. Kasi it's easy to talk about it during interviews kapag interest mo talaga siya. So once you have, I would say once you have one or two projects that you're quite proud of, mag-apply ka na. Kasi when you apply, parang you get feedback eh. Ano yung mga kulang mo? I think that's ano eh, that's the optimal way of doing it eh. Na sure, you could ano, apply for, I mean, you could study for a year kasi you want the depth, di ba? Parang it's okay. Pero if you want to ano, parang siguro grow fast, you need feedback eh, from other people eh. And you get that feedback through one, pair programming, or parang yun nga, when you really apply for jobs,
from HR, from the recruiting manager, from the team lead. Kasi yung mga makukuha mong insights from them, inputs or feedbacks, parang it will really help you. I would say na parang for me, it's better to treat it as an iterative process. Na parang sabihin natin, okay, these are the topics na initially sinet mo for yourself to learn, to get deep with. Tapos nag-interview ka. Tapos yung feedback sa'yo sa interview, kulang ka dito, kulang ka dito. So parang babalik ka dun sa parang babaguhin mo yung parang naset mo na parang goals or parang curriculum that you've set for yourself based on the feedback that was given to you. I think it helps better. So, in terms of mga una nilang aaralin, sa tingin mo, ano yung mga topics na magandang unahin? Ang very important talaga is Python, programming, yung SQL, parang interacting with the database, very important yun. Kasi may mga times na wala kayong DBA, tas parang kayo lang din talaga yung magpo-pull ng records from the database. So it's nice to have a knowledge about that. Tapos siguro initially linear regression, parang yun kasi yung parang linear regression integrated with Python and SQL. I think that's a first good project na rin. Tapos probability and statistics, the basics of it, parang linear algebra. May isang magandang para hindi siya overwhelming. I don't know if you know 3BlueBrown sa YouTube. Basta sobrang BlueBrown. YouTube channel? Oh, YouTube channel. Yeah. Okay. 3BlueBrown, okay. Yeah. Confirm ko lang. Basta sobrang sobrang conceptual nung approach niya, tapos sobrang practical. So, I think getting the concepts of linear algebra and calculus, kahit the basics, parang you will get it from him. So, nice. Ayun. Tapos yun, kahit mag-start sa linear algebra project talaga. 3BlueOneBrown. Ayan, yan yung name nung... BlueOneBrown. Okay. Maganda yung mga topics niya kasi parang conceptual, very conceptual, very practical type of teaching na different mathematical concepts na kailangan, I think not just for data science. Yeah. Yung kulang na kulang sa sa experience ko sa academy sa Philippines yung ganun yung yung pagtuturo na in a way na alam mo kung saan siya ginagamit. Bakit siya importante, hindi yung binabatuhan ka lang ng formula. Which is downside ng academy pero it's what it is. But yeah, besides that ano sa tingin mo mga magagandang starter project for someone trying to transition? Medyo paso na yung yung Titanic na case. Honestly, don't put it on your resume kasi parang lahat na yun. And kapag okay yun sa HR, medyo kabahan ka na. Red flag yan. sobrang basic nun. Pero siguro yung good thing about that Titanic Kegel dataset is parang it's your first experience sa exploratory data analysis. So yeah. If you could further extend it or parang apply to other projects. Kasi may ginawa akong ganun na similarly to Gen 1 Pokemon. So, and parang isang HR, dalawang HR nung dinidiscuss ko. Parang, parang impressed na impressed. Parang nag-EDA ng mga Pokemon. Parang,
So, siguro parang ano, mas na enjoy nila, parang siguro na enjoy nila cause I was able to talk so much about the projects, ano yung mga naging insights ko, tapos ano rin, it's nice then to discuss what are the roadblocks that you've encountered. Syempre, ano, parang when you discuss that, you also discuss what you did to address that or to fix that. Diba? Kasi pag sinabi mo lang na tumigil ka na, wala na. It will look bad for you. So yun, yung mga ganun, siguro mga start with the linear regression project, tapos parang mga basic prediction or parang profiling na, for example, marami mga financial data dyan online eh. So parang you look for stuff parang if you make a model predicting parang, for example, if they're gonna be a delinquent or a good client, risk, ganyan. Risk management. Risk management. So maganda yan sa mga bank, sa mga financial institution. So if gusto nila yan. If you can really pattern it sa ano yung needs ng company, syempre better. Pero generally yan, mga linear regression projects, or you could also do parang NLP, kasi ngayon ano na eh, ang tawag dito, most companies medyo they're parang buying in na parang kailangan natin i-prioritize yung customer experience, ganyan. And one way of actually parang analyzing what the customer wants or needs is through, yun nga, feedback, mga surveys, or parang yung mga events sa mobile, sa web apps. So, mga texts usually. So, NLP, parang topic modeling, yun, magandang mga starter projects yung mga ganyan. Nice. So, maiba na tayo ng ano ng topic na. Pag-usapan natin ngayon yung ano, yung state of ano data science sa, although andiyan ka na sa Madrid, but medyo matagal ka rin sa Philippines na gano, nag-practice. How do you think is the state of data science here in the Philippines? Are we, you know, still playing catch up, or medyo malaki na rin naging growth natin? I would say from 2015, medyo malaki na rin yung growth natin. And back then, siguro maraming companies parang they don't know what they want. Pa. Ngayon, mas marami ng companies parang they know what they want, what are they looking for. So I think that's a good thing. And yun, may mga nakikita pa rin ako. Siguro ano lang din, parang may mga nakikita pa rin ako mga parang listings, job listings na parang it says data scientist pero parang nagiging glorified reporter analyst ka lang din naman. So mga Excel, I mean, you could still use that experience, diba, to really find a good data science work or parang magpivot talaga. So I guess in the Philippines, it's a matter of knowing which companies are updated sa industry trends. So it's also important for you to research parang the company, what are the stuff that they are working on currently or yung mga past work nila. So that's very important. Pero ayun, for sure, especially siguro sa mga startups, kasi most of the startups, mga developer talaga yung mga nagli-lead or even the founders. So I would say, ano, mga startups, mas ano sila, mas updated sila compared to multinational companies. Yeah. Ano nakikita mo ngayon na ano, parang huge roadblock para ano yun, matake ng yung data science scene sa Pilipinas to the next level, para maabot natin next level? Ano nakikita mong parang huge roadblock? Data. Actually, yun nga, yung ano,
in infrastructure then that I think that's one. And parang yung ano general treatment ng mga companies with data, kasi parang some other company parang they just dump it and parang part naman ng data science process yung data cleaning. Siguro sa experience ko lang din, parang ano na siya, masyado na siyang nagiging mixed or sobrang dirty na parang in a, sometimes hindi na siya nagiging useful, or it could be that, or one, talagang kulang pa talaga yung data na ano, na parang kinukuha nung, or parang tinatrack or nirecord ng mga companies. So parang may gap na parang this is what they want, pero parang andito yung data availability. So parang yung gap na yon, kailangan ma-address. Yun nga, parang streamline yung ano, yung tracking of data, or even ang tawag dito, the storage and the organization. I think maraming companies in the Philippines, parang yun talaga yung main issues why they can't make the most out of their data, as in the collation, the storage, the organization. Parang doon pa lang Wala nag-fail na. na sila. So ano, actually investing in their data warehouses, or how they keep their data, that's very important. I think yun yung challenge nung ano, most companies, kasi some of them think na parang data science is magic, na parang could Black alam mo box na. 'di ba, you could extract gold from the existing data. No, it doesn't work that way. Kasi nga parang kunwari na experience ko, parang they gave us 2-3 data sources. May hangganan siya eh, lalo na kung very simple yung ano, yung types of data na parang kinikip nila. May hangganan sa kung ano lang yung mga magagawa mo eh. So I think yun din yung mga naging approach namin minsan, na kapag yun yung roadblock na parang na-face namin, mag-aano na kami, magsa-set up na kami ng parang another project to set up a data lake or a data warehouse, para makuha namin yung parang complexity of data store na kailangan namin to make those advanced analyses or parang modeling. Hindi. Pero in terms of ano sa public data sets natin sa Pilipinas, kamusta? Do you have any experience sa ano handling yung muna natin? I've tried yung sa ano, open data set siguro a year before, parang ano lang, to actually explore it. I think I would say very very simple siya. And from what I've seen, those who were able to make parang partnerships, like for example si Thinking Machine, they have this really good project with UN, tapos parang they used parang the poverty data set here in the Philippines. Oh, so I think some of those data sets are not readily available for public, pero since they have that partnership, parang they were able to like get it. And they also excuse me, they also parang knew back then parang what they want out of the project, ano yung mga data sets na kailangan nila. So I think ano pa, more ano, adoption sa open data set. Wala pa akong, aside from ano, Thinking Machines, correct me if I'm wrong, kasi parang when I saw their project, parang na-excite din ako. Pero yun nga eh, may mga data set kasi sila na parang galing sa UN, or galing din sa local government agencies, na I know some of them available online sa public data set, sa open data set website. Pero I know some of them rin parang nakuha nila through that partnership, or parang Ganun din. available through partnership. So yeah. So kung kunwari, balik tayo doon sa mga nag-uumpisa, kung gusto nilang maglaro ng or play around with data, ano yung mga magagandang puntahan na
na repository ng data or to download? Siguro yung open data set kahit papano, if they could at least use siguro 3 to 5 different data sets and parang ma-connect nila, makahanap sila ng connection or parang how is this data relevant to this? Ano siya, magandang starting point siya. And ayun din, siguro Kaggle, yung Kaggle okay siya. Get different data sets, parang sobrang daming choices. And I think si Google din, parang they have a platform for data sets. Hindi ko pa siya personally na ano eh, na explore, pero ang alam, ayun, data set search si Google, so you could okay. find there and you could download there parang what you want to explore. And ano pa ba, I think may Reddit thread na ano data set, so pwede rin nila puntahan yon kasi marami doon. Usually, mga nilalagay doon na, ano, na data sets, marami rin talagang parang gustong mag-analyze or parang gawa ng project. So, they could go to that Reddit thread or groups. Off the top of your ano yung tag dito, yung subreddit na pinanggit mo? Anong? R data sets. R data sets. Okay. Tapos Google data search, Kaggle. Kaggle ba to? Kaggle? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam eh. May mga ano kasi. Harap po. Potato, potato, tomato, tomato. Kaggle, oo. Data, data. Yun. Wala na. Ubus na oras natin eh. But, sige, ano na lang. Final words. Lalo na sa mga nag-iisip to pursue a data science career or on the fence na parang gusto nila o hindi or nagdadalawang isip, siguro final words lang directed towards those people na yun nga gusto mag data science. Siguro ano, you could spend so much time parang optimizing what's the optimal course or curriculum for you, pero ano eh, parang ang tendency doon parang you're stuck in analysis paralysis. The most important thing is to really get started, na parang okay, you could start sabihin natin with this course and parang you found out it's too shallow for you. So that's where you do the iterative parang improvement of your personal curriculum. If you're gonna self-learn parang and you won't follow any online curriculum, pero highly, highly recommended ko yung curriculum talaga ng Free Code Camp because they made it so comprehensive. And parang I would say end-to-end siya in terms of data science. So set deadlines. I mean, if you really want to find job soon, parang set deadlines and be accountable of your schedule, your learning schedule. That's very important. And ayun din, parang the reason why we have these types of communities like Free Code Camp or some in Reddit, some in Stack Overflow is for people to be able to help you. So don't be shy to reach out and ask for help to people, kasi ano nga eh, parang especially if you know parang that person has gone through already what you're going through right now, parang it's very important to ask those people to really help you, provide feedback parang what's the better way to do this or parang to guide you where you should go. So ano siya, parang it's a self learning journey, parang it's a journey you do on your own, pero you get farther if you ask for help talaga. So I think that's the important thing. Tapos ano siya eh, may mga times talaga na parang you're worn out kasi parang sunod-sunod na yung ano yung inaaral mo or ganyan, just take a rest, parang siguro itulog siya or parang relax ganyan, kasi ang tendency nun kapag wini-wear out mo yung sarili mo
in pursuit of your goal, ano eh, baka makondition yung brain mo na this is bad for you, na parang ayaw mo to, lagi kang pinapagod. So taking periodic rests is very important. So for me, when I was starting, the Pomodoro technique helped. It helps up until right now. So you could try that or look for other study techniques that will work for you. And ano ba? Ayun lang din, parang you have to get started, like coding, getting your hands dirty soon. Kasi ano eh, may perception na kapag okay, you did 10, 12 hours of video classes, parang you feel productive. Pero that's that's a trap. Kasi ano siya eh, parang at some point it would become just a form of procrastination eh, for you to avoid doing the hard, dirty work of actually coding, looking for data sets, scraping for data sets, or parang deciding what's the project's gonna be. So getting started, I would say, is very important. And yun nga, parang while you're in the journey, parang you could ask for help, parang you could continue doing your research para ma-improve mo how it should be, parang what's the best way of it parang working for you as a self-starting learner. Grabe, daming insights sa isang ano. Ako, oo, marami ako natutunan ngayon, sobra. But ano, if anyone wants to reach out to you, may mga contact details ka ba na willing to share? Sa Facebook, message nyo ako, Jimson Sulit One. Tapos, pwede rin sa Twitter, sa Twitter, i-ano ko lang yung ano ko. Sige. At Jimsulit _. Nakapost ka ba? Do, parang di kita nakikita? Or, hindi nga, hindi ako nakikita. Paluan ba tayo? Yeah, to meet you for some time. So yeah, eto, ayan. So mag-message lang kayo. Ano naman tayo? Jimsonsulit _. Okay. Sige, siguro i-post ko na lang sa description or something. Oo. Oh, very ano naman, parang mag-message lang kayo kasi I like also helping people, parang if it's something that I know. So yeah. What's next for Jimson? Next. Ayun, siguro this year talaga ano eh, parang enjoy ko muna yung Europe. May ano lang ako, may trips na ako to Switzerland. Sarap! Yung lifelong dream ko talaga yon. So December. So next year, December Switzerland, Amsterdam, Paris. Next year yung other cities. So that, tas yun nga, I'm considering parang exploring product management. So we'll see in the coming months. Kailangan ka balik dito? Uwi ka bang paano, Manila? Baka next year pa. Oo, siguro mga April or May. Kasi summer. Sige, takis na lang pag bumalik ka rito. Sige. Sige, thank you, James. Sobrang grabe yung ano, yung mga insights na impart mo sa akin tsaka sa, of course, sa viewers. I'm sure so sobrang helpful nito sa mga nag-aspire na maging tech professional, especially data scientist. Sa mga listeners, thank you for tuning in, and hope to see you again next season. Ganito ulit, end of season, hahanap tayo ng ano, nai-interviewin para mapigayin natin yung ano yung mga experience nila. So, thank you, and see you all next time. See you soon. So, that's it. Thank you for watching or listening to the last episode of the podcast. Sana naman nagustuhan nyo yung naging interview ko kay Jimson. Ako, sobrang nag-enjoy ako
nag-uusap kami. And even after nung interview, syempre meron tayong off the record na mga usapan. It was always a pleasure talking to James. So, I hope medyo nakatulong siya sa, you know, yung current journey nyo kung career shifter kayo or if you're already in the data science field, sana makatulong din in furthering your career. So, with that, I guess that ends season 2 of the Kuya Dev Tidbits podcast. And thank you again. Thank you. I can't really express this enough. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta. Sa mga nag-message, ng mga nagsisend ng mga well-wishers, well-wish messages, or in the yung mga nagpapasalamat din na sa mga parang nagsasabi sa akin na natutulungan ko sila, na-inspire ko sila. Thank you. Nakakataba kayo ng puso. At actually, I didn't expect na magkaroon ng ganitong reception kasi hindi. One, hindi ganun kalaki yung scene ng podcasting sa Pilipinas. And secondly, sobrang niche ng ano ko, ng market ko na o ng tina-target ko na audience, which is first yung mga career shifters no, sa tech and in general everyone in the tech industry. So I expected na parang onti lang yung mga manonood or makikinig and magfo-follow dun sa page ko, but you all exceeded my expectations, so thank you. So I'll be back for season 3 maybe in a couple of months. Pahinga muna tayo and medyo nabibisi ako sa trabaho eh. May malaking project kami ngayon na kailangan tutukan, so this break from podcasting or in between podcast seasons will be very welcome for me. And medyo nag-open up na yung economy, medyo nawawala na yung ano, bumababa na yung cases of COVID, so ayun, baka magkaroon kami ng revenge travel ng asawa ko. And personally ako, I'm looking forward to that. And my wife is really excited too. And sana kayo rin. Sana okay kayo during this pandemic. And it's hopefully patapos na, di ba? Unti-unti, nawawala na. So before I go, let me just invite everyone sa mga hindi pa members. Please join us on our Facebook page, Tech Career Shifter Philippines. You can search on Facebook yung ano lang, yung katagang or the group name Tech Career Shifter Philippines. Come join us. Sobrang positive ng community, very helpful. We are a community na talagang helping each other jump into the tech industry. And siguro bigay ko na rin yung link na ginawan ko siya ng binili ko na ng ano eh, binili ko na yung domain eh. Meron tayong domain, techcareershifter.com. So, pagka nagpunta ka ng techcareershifter.com, currently, it would redirect you to the Facebook group. So, di nyo na kailangan tandaan yung mahabang Facebook group name or group URL, yung ano na lang. Yung domain name na lang na techcareershifter.com. And also, if you're into Discord, we created the Discord server for the Tech Career Shifter Philippines group, and the URL is discord.techcareershifter.com. I'll also post the links in the description para naman ano, madali nyo lang maklik. So yun lang, samahan nyo kami sa Discord and we have huge plans trying to cultivate that community, that server in Discord. And also, of course, yung Facebook group. It's already at 4,000 members and yung first milestone siguro is 5,000 members. So we're trying to reach that. And the Discord group, although ngayon lang nagsimula, it's already at around 200, it's reaching 250 members na.
And we're hoping na siguro by next week or the next couple of weeks, umabot na siya ng 500 members. So if you're not yet a member, come join us. Sobrang, ano lang, meet people na trying to get into tech, like yourself. Or if you're already in tech, you can help us, you know? You help other people na rin na makapasok sa tech. Siguro magkaroon ako ng episode bakit sobrang passionate ko rito. Kung bakit gustong gusto ko na makatalon yung mga tao sa tech industry. It's part of a vision that I have for the Philippine tech industry. Tech talent market actually. Na gusto ko siyang ano, may mga naiisip ako diyan eh na gusto ko mangyari. And I'm hoping na makatulong yung group and you know this platform, yung podcasting and my YouTube channel to achieve that, you know, in my own small way. Kasi I'm just doing this on my spare time. Yun nga, sobrang busy lalo na ngayon. So sinisingit ko talaga dahan-dahan. I'm trying to plant those seeds para ma-achieve yung vision na meron ako. And I'm hoping na through this, that vision, you know, kumalat yung vision na yun sa, to other people. Parang dumami pa yung ganun na pag-iisip. And hopefully, we can help elevate the Philippine tech scene. So, yeah, siguro discuss ko sa, ano, sa isang episode yun kung bakit ganun. Discuss it further. But for now, let me just say this temporary goodbye. Thank you, everyone. It's been a great and very hard, actually, na season. Nagkasakit ka ako midway through the season. But you guys stuck through it. And very, very grateful to each and everyone. Kung may mga suggestions kayo for an episode topic, don't hesitate to message me on Facebook. I read all your messages kahit minsan ano, wala akong oras sumagot. I read all those messages and I get I take notes para dun sa mga nagsasuggest na mga ano ng mga gusto nila na topic or you know, if yung mga may mga tanong sila hindi ko masagot dun sa messenger mismo, hindi ko siya masagot. I'll try to answer it via a podcast episode. Para mas ano, mas marami rin yung ma-reach, hindi lang yung privately na tayo lang nag-uusap. Mas dumami rin yung makaalam or matulungan kung ano kung nakakatulong yung sagot ko, ha. Pero mukha namang oo. Kung makakatulong yung sagot ko, mas marami yung matulungan, hindi lang yung iisan pa isa, dalawang tao lang. So, ayun. So, yeah, it's hard to say goodbye, but I'll see you again, guys. Next season. Hopefully by May or June. Tingnan natin kung gaano ano, kung gaano ako pagiging maluwag over the next few months. But as soon as magkaroon na ako ng oras, I'll create those I'll record episodes again for season 3. And of course, dun sa end of the season, tulad nung ginawa natin this past 2 episodes, magi-interview rin ako again. Of another mag-interview ako ng another career shifter na close friend ko rin. I have already someone in mind, so I hope na medyo ano siya available. Medyo alam mo, mga busy tayo eh, mga busy tao yung mga developer din eh. Si Jameson nga na chambahan ko lang na ano eh, kakalipat lang ng Spain. At nakuha ko siya at a time na medyo hindi pa siya busy, parang nag-settle down pa lang siya sa Spain, hindi pa masyadong ano yung workload niya. So I was able to catch him and interview him. So hopefully ganun din sa season 3, makahanap din tayo ng ano, yung tina-target ko na interviewin is malibre rin, and we can get him to share his story and of course his insights. So yeah, grabe yung goodbye ko, no? Sobrang haba.
Thank you. Thank you guys. Another ano, I can't stress that enough. Sobrang ano lang talaga. Sobrang thankful ako sa lahat. And hope to see you again next season, season 3. And sana mas dumami pa kayo na followers ng podcast and my social media accounts. And with that, this is Kuya Dev. Kuya Rem signing out for season 2. Until next time, guys. Bye.